have washed the saints' feet, if she have revealed the afflicted, if she have diligently followed every good work. But the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry. Having damnation, because they have cast off their first faith. And withal, they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought not. I will therefore that the younger woman marry, bear children, guide the house, give not occasion to the adversary to speak reproachfully. For some are already turned aside after Satan. If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged, that it may relieve them that are widows indeed. Okay, basahin ko na lang itong verse 6 ulit. Sabi dito ay... Seven. And these things give in charge, that they may be blameless. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Kayo po'y manguna sa amin. Patawarin sa amin ang pagkukulang, Panginoon. Makita namin ngayong hapon, gabi, Panginoon, ang mga aral na tinuturo dito sa early churches na applicable pa rin naman sa amin. I pray na kayo po ay tiwalaan namin, especially even sa mga buhay, choices sa buhay namin, even now, Panginoon, mga young people, ganoon din po mga adults. Makikita namin dito kung paano kami dapat mag-behave. At sabi po dito that they may be blameless. Kami po naman ay hindi kakitaan hanggat maaari ng kapulaan, Panginoon. Nilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Dito kayo mo po, oh. Ang dami dito. Yeah, ganyan pa ako. Parang dami naman natin. Sobra. Okay, magandang gabi po ulit muli sa inyo lahat. Title po nito is that they may be blameless. So makikita na po natin yung aral ngayong gabi, pag-aaral natin. More on practical advices, no? Pero napakaganda kasi bukod sa Bible to, yung mga mapag-aralan natin dito, though merong bagay dito na parang kala mo hindi applicable, mamaya sa mga babae, widows, pero applicable pa rin po yan, aaral natin yan. Okay, so again, ano yung last week, yung nakakalala? 4, 1 Timothy 4:12, tayo nag-umpisa. Ano yun? Ano po yan? Malapit na. Ha? An example of the believers lang. And then before nun, yung trust in the living God. Okay, so... Okay. Ano ko niya kwento dito, hindi lang kwento to, aral. Si Paul, na veteranong church planter, evangelist, tinuturuan niya ngayon yung another, yung pastor, no? Kung paano siya dapat mag-minister, and then, at ganun din, kung ano yung ginawa ni Paul, no? Magtanim ng ulit ng churches, and then, i-disciple yung mga mananampalataya, ano yung dapat gawin nila sa church, pagawa sa mga sa church, ganun, mga member. Kaya tingnan ko na nga rin, para lang mabilis na ano, at maingay. So yung una-una, charity, love, the end of the commandment, ibig sabihin yung pinaka-goal natin, good conscience, then faith and truth. Okay? Anong kulang nga yun eh? Alam ko, teacher of faith and verity yun. Anyway, and then yung 1 Timothy 2b, let the women learn, or the woman. Then desire a good work, ito po yung sa pastor and deacons. Then sa 3b, mystery of godliness. Yung mga nakamiss nun, buksan nyo po ulit. Ganda yun. And then trust in the living God, example of the believer. So, dami na daanan niya dito. Una kay Pastor Timothy. And then, para sa lahat na rin, no? Again, yung requirement sa pastor, pwede niyo apply sarili niyo. Mas stricto lang yung pag-ano sa pastor. Pero, sa inyo, maganda rin apply. Now, ngayon naman, mag-uumpisa to sa pastor, and then sa lahat ng member, ano yung dapat nilang gawin.
And then matatagal sa mga widows, no? Sa mga babae especially. Eh nakita din natin sa verse or sa chapter 2 last time. So bakit focus sila sa babae? Kasi iba ganito pang objection dito sa Bible. Parang lagi na lang stricto daw sa babae. Tama ba 'yon? Alam mo ba pag ikaw stricto ka kahit kanino? Kunwari boss ka, stricto ka sa ano mo. Stricto ka rin sa sarili mo, 'di ba? Kasi una, babalikan ka niya pag hindi ka naman maayos. Diba? Ganun yan eh. So, ganun din yun. Kaya tayo, nagpapastrikto tayo dito. Sa atin naman, sa pananampalataya lang, di naman kayo sinistriktoan sa ibang bagay. Ngayon, iba sa inyo, pag natatakot ako, nakabalitaan ko may kesyo ganyan, ganyan. Medyo nag-aalala din ako, pero ang pwede ko lang gawin sa inyo, palalahanan, diba? At pwede ko ibilin sa iba. Ito, pag-pray natin, or pwede mong tulungan. So, gano'n. So, hindi masama po maging strict lalo kung sakto yung ano, no. So, umpisa na natin to. So, dito lang umpisa. Yung elder, ano ulit yung elder? Ano sabihin ng elder? Okay, so, may gano'ng context, di ba? Kahit dito lang sa 3, chapter 3. Kaya syempre, sabi din naman sa elder women, ibig sabihin, matanda. Kaya totoo po yun, lalong sa pasto, pwede mo apply ito. No? Rebuke not an elder, but entreat him as a father. Pag sinabi entreat is, ano yung entreat? Ha? Ha? Itrato, treat yun. Pag entreat, ano yung entreat? Ha? Wait, treat nga yun. Pag entreat or entreat dito eh. Kausapin. Ba't ka kinakausap? Hindi lang basta kausap. Para saan? Kunin niyo yung context, rebuke. So, bakit mo ba nire-rebuke ng isang tao minsan? Pag may ginawang mali. Pero, huwag mo daw gagawin sa elder yon. But, entreat him as a father. So, obviously, may kinalaman yung unang sinabi, di ba? Ibig sabihin, sinasabi, ito sabi sa dictionary, to plead with, especially in order to persuade. Ibig sabihin ng plead, nakikiusap or nakikipag-usap pero may hinihingi ka. So, again, kung titingnan mo yung unang statement, rebuke, ibig sabihin, may mga pagkakataon na lahat tayo ay darating sa panahon na may ginawang mali, ay bakit mo naman ginawa yan? Yung ibang member daw, lalo pag malaking magbigay, yung kwento-kwento ha, mag-feeling nila, may utang na loob na sila si Pastor. Siya, matapang na yan, minsan, ganun. Imagine nila lang, kunwari, si Ate Marge, na nagbibigay ka dito sa church ng 50,000 a week. Imagine mo lang. Imagine nyo na. Anong feeling nun? Hindi ko ma-feel ba? Hindi, actually, pag tumagal kayo sa church, ganyan, maano niya yan. Hindi lang sa kwento-kwento, totoo yan. May kahit si Pastor, pinapagalitan. Mare, kasi, mare yan, nagbigay ka ng 50,000 a week. Tapos wala kang nakikita improvement, di ba? Kasi ikaw pa yung babanatan. Kaya ano, dahil nakikita niyan. Ganun yun. Kasi in a way, kasi parang may obligasyon si Pastor sa'yo kasi, di ba? Kung ganun yung utak mo. Nangyayari po yan. Kaya nga pinag-aaralan natin habang wala pa kayo sa ganun. Okay? So ngayon, talaga naman nagkakamali din kahit naman sino, di ba? Kahit matanda sa'yo, tatay mo yun. Imagine mo lang tatay mo, nagkakamali ba? Tatay mo, nagkakamali ba? Lagi? Ano yun? Kaya yes, siya. Nagkakamali ba si tatay mo? Pero sino madalas magkamali? Madalas yung anak, pero yun nga eh, paano ba ganyan? Tumatanda na, lumalaki na. Sirapi ngayon, ganyan yan. Diba? Kaya pag laki-laki niya, nakikitaan niya rin ang ano yung magulang niya, di ba? Eh, kaya naman ako ganito kasi dahil sa,
Dami ng dahilan yan. So, mag-iingat kayo doon. Nakikinig ba kayo mga bata especially? Basahin nga natin yung sinabi sa ano. Ano sabi sa Bible sa ginagawa sa isang sutil na anak? Pag talagang ano na? Ano sabi nun? Tama! Saan mo narinig yun? Ano yung bad drunkard our son? Yan. Ito ha. Ito yung batas. Deuteronomy. May basa nyo. Ready, go. If a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father, or the voice of his mother, and that when they have chastened him, will not hearken unto them, then shall his father and his mother lay hold on him, and bring him out of the utterance of his city, and unto the gate of his place. And they shall say unto the elders of his city, this our son is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. He is a glutton and a drunkard. Eloy. And all the men of this city shall stone him with stones, and he died. So shall thou put evil away from among you, and all Israel shall hear and fear. Okay, so nabasa ng iba yan. Magiging dahilan na naman yan, kaya hindi sila iniwala sa Bible. Diba? Si feeling ng mga tao ngayon, righteous sila eh. Totoo lang. Kaya nakikita nila ng mali ang Diyos. Sino ngayon, sinong ganun ang feeling ngayon? Nabasa niyo yan. Ang sama naman oh. Ngayon, huwag niyo patayin yung anak niya. Merong may sistema dito, napansin yung may proseso. Hindi yan basta-basta. Okay, pero gusto ko lang sabihin, ang dami mong babastusin, huwag yung nanay-tatay mo. Intindihan niyo ba yun? Actually, meron pang isa, pag sinapak mo yung tatay mo daw, patay ka. So, bakit natin nadaanan to? Kasi nga, ano ba yung special sa tatay mo saka sa ibang tao? Authority yan sa bahay nyo. Representative ng Diyos yan sa bahay nyo. Lalo kung godly yan. Nakikinig ba? So, pag kinalabang mo yung tatay mo ngayon na righteous, pinakain ka, pinag-aral ka, mas kakalabanin mo pa kasi ewan ko sa'yo, matigas ulo mo. Pag sinabing stubborn, matigas ulo, rebellious, lumalaban, hindi nakikinig, gluton pa, jepox to. And drunkard, yung papatay na, tingnan nyo dyan, hindi siya yung pumatay, mga tao lahat. Kasi nga, ang setup po nito kasi, nung panahon nila is, walang kulungan doon. Okay? So, nag-uusga ang Diyos, and then, sinabi na ng Diyos, eh, ano gagawin? Susundin na lang natin, dapat. Ngayon, ang setup nila nga kasi ngayon, dati, is, sila na yung gobyerno, sila pa yung church. Ganun yun eh. So, mahirap yan gawin ngayon. Mangyayari na sa millennium yan. Huwag niyong gagawin ngayon yan. Okay? Pero maganda pa rin yung batas na yan. Pwede natin pag-aralan at pagkuha ng aral. Bakit pinapatay? Kasi sobra na yan. Kung ginawan ka ng mabuti ng tatay mo, bata ka pa, minahal ka, tapos ganyan ang igaganti mo. Kasi may mga ganun po siguro. Ewan ko, nataniman ng demonyo. Ewan ko. Sa nakakuha na idea yung ganyan. Amen? So sana wala sa inyong ganyan. Amen? Amen. Na bata. Eh, pastor, loko-loko yung tatay. Kahit na. Huwag lang ginagawang ka ng masamang sobra. Pero pag yung malupit na stricto, naku, wala yan. May dahilan yun. Bakit? Okay, huwag na huwag kayong mag-inhealthy dyan. Anyway, balik tayo sa ating 1 Timothy. Kaya may special na lugar ang tatay nyo. Ngayon, kinumpara yung elder doon, pwedeng pastor, pwedeng matanda sa buhay nyo, pwedeng magulang nyo. Pero yung pastor talaga actually yung ano dito eh. Yung context dito. Mamaya makikita natin dyan. Ayan, no? Elder women as mothers. Pag sinabing as, gaya. So, sino yung elder? So, si pastor naman, siguro malamang naman sa hindi, wala kayong masabing ano, di ba? Kaya kasi siya yung example eh. Ano, subukan niya lahat ng mga gawa niya
para wala kayong masabi, para tularan nyo. Ngayon, kung sakaling nangyari na talagang, alam mo na, yung pastor, laging ganoon ang ano, no? Kasi nga, ewan ko, basta nagkaroon sila ng member doon na feeling matalino. Matalino naman talaga, pero hindi eh. Lagi niyo pa tatandaan, yung talino, may area-area yan eh. Diba? Like, kaya nga sinasabi ko yung iba, magaling sa, ano ba, sa mat. Mare, si Yesha magaling sa mat. No? Yung mat, ibang area ng utak mo yun, tsaka ng buhay mo yun. Dapat maging magaling ka sa lahat halos ng bagay. Kaya mo, kay spiritual especially. Kaya iba dyan, natatalo sa love life, di ba? Lagi ko nabanggit yun. Kasi yun totoo eh, na-observe nyo yun. Talikala akong talino nito, ang galing sa mag-exam, yung pala, naloko lang nung ano. Oo, yung mga ganun eh. Madami, actually. So, kaya, ito ba sabi yun? Ayan, yan si pastor nga kasi nasa mayroong member doon na matalino, ganyan. Nasa obrahan. Gusto nang pakialaman yung pastor sa ibang bagay na hindi naman niya linya. Tama ba yun? Kunwari ako dito ay ano, kunwari magaling ako sa differential integral calculus. Magaling ako mag-derive ng formula at gumawa ng formula at mag-solve. Eh, yung isa dito, carpintero lang. Magaling ba yung carpintero? Well, depende sa, di ba? Kaya ito na, itong alko na to, ginagawa lang namin. Ang bira, ang dami ko, isip-isip ako dito. Tatawa lang si daddy. Kaya yan. Kasi misa pag nagawa mo na ilang beses, di ba? Tatawa na mo yung nagganyan-ganyan pa. Yung mga maso, napakagaling yan. Basta mayroon silang tools. So, yun ang isa sabihin, may mga bagay na mas magaling yung iba. Ngayon, ganun din kasi yung mga tatay nyo, lalo yung mga reklamo ng iba, yung mga hindi nakasunod sa technology. Kaya kahit si pastor nun, yun, ganun ang reklamo nun eh. Kasi hindi siya, medyo natuto rin naman. Kaya ang hirap na maunahan tayo ng mga bata eh, no? Hanggat kaya natin, mga pop-up tayo. Pero still, darating mga bata sa panahon, no? Na madadaig nyo yung tatay, yung mga nakakatanda sa'yo, sa ibang bagay. Pero ang tanong, tama ba yun na yun, magmalaki na ba kayo? Ay, doktor ka na. Nag-a-advise sa'yo yung anong magulang mo. Nakita kung paano ka lumaki. Paano ka, ano yung kahinaan mo. Alam niya lahat yan. Ano pa to? So, anong gagawin mo? Kaya yung dito, ang pumasok dito, kung sakali si pastor na ang meron kang sabi ating oh, basta, bakit natin ano? Ano ba yun? Maray, naligaw nga tayo, di ba? Naalala niyo yun? Naligaw. Basta naman kasi, bakit ka doon dumaan eh? O kaya, yun, ano, lalo sa pera, ganyan. Lalo, yun nga, pag yumaman na, hindi entitled na yan eh. Alam niyo ba yung term na yun? Hindi niyo pa alam siguro. Entitled, ibig sabihin. Yung tong ano, yan. So, ba't ganyan? Ba't ka bumili ng kambing? Ayun, namatay tuloy. Kaya sinabi ko nga sa inyo yun, hindi ko rin naman alam yun eh. Sabi nila, kikita tayo. Eh, natuwa ako, di ba? Bilis ng kambing. Yan, namatay naman eh, ewan ko. Ano ba inisip ko dyan? So, basta yung... Yun nga. So, okay, naitignan ko sa YouTube. Yun nga, may mga kahinaan din pala yung mga kambing. Eh, siyempre, yung nagbenta kasi sabi nun, siyempre, ay, madali lang magkalaga. Eh, siyempre, pakabilin mo. Walang ka pa problema yan po. So, yun. So, namatayan tayo ng isa, hindi sayang, di ba? So, at least, may natutunan tayo. At, nag-enjoy naman si, ano, doon. So, ngayon, pag-usapan natin yun. So, ano pa yung pwedeng, alaan ng kayo, pastor, yung, ano doon. Kasi may mga ginawa rin sa pastor na inamin naman niya eh. Hindi ko nakakwento. Hindi naman sa atin yan eh. Hindi ko nagagawin nyo. Pero, yan. So, merong minsan tayong urge na pagalitan si pastor, di ba? So, buti kayo, hindi naman kayo ganun. Pero pagtanda ko, ewan ko lang. Mahina na ako. So,
Si Pastor, minsan pinapaandaran niya, nakapansin ko eh. Kaya sakit din sa ulo dun eh. Iba-iba kasi yung member eh. E pag andyan na yan, hindi mo malaman kung ano. Ayaw mo namang mawala, ganun yun eh. Yung naiisip ng Pastor eh. So yung pwede ba yun? Pwede ba natin gawin yun? Eh, hindi, mali talaga siya eh. Itatuhin mo siyang parang tatay mo. Gaganan mo ba yung tatay mo? Kaya binasa natin yung kanina eh. Kung meron kang tatay, obserbahan mo. Trabaho ng trabaho para sa inyo. As nagkamali lang. Oh, sige nga. Kaya maganda yung birthday ano ni ano eh. Nabasa ko eh. Yung Facebook ngayon, nagiging ano eh. No? Minsan nakakatawa din. Pero minsan, maglang sopa. No? Pero... yeah, okay na rin yun, no? Kasi yung tatay nila, pupuyat lagi, amen? Yeah. Para lang mabuhay kayo, lolo ko pa kayo. Ang tinuo kayo. So yun, so kung sakali may mali siya, yung sabi lang dito, alalahanin mo, alalahan perfecto, di ba? Entreaty mas a father, katulad nung, ano mga kailangan ng lalaki ba? Si Brother James, bilin ng sapatos. Mari. May sabi ni Jamie, patay naman, bili ka naman sapatos eh. Ay, maganda si Bad ay ano, masabi yun, pinapamigay. So, yun nga, maganda kapag meron kang ano sa mga anak mo, hindi ka naman gaganan eh. Pero sa ali lang na nagkamali talaga, ano ba? So, hindi mo babastusin. Amen? So, andun yun. So, importante ito. Dito pa lang tayo kasi yung mga tip, yung mga kautosan dito after nito, mag-reflect din sa bagay na to. Kaya, importante para maayos yung tahanan nyo sa church. Minsan yung pastor nyo, bigyan nyo rin ng konting ano, sabi nga sa English, cut him some slack. Hindi ko alam sa Tagalog yun. Yung sabi. So, yung bigyan mo ng konting room, no, for baka rin magkamali. Okay, pwede ba yan? Parang di na kailangan sabihin yun kasi madalas ay hindi, ikaw nga yung nagkakamali, chinaga ka eh. So, sana lang, walang ganito sa atin. Amen? Kaya sinasabi ito. Ngayon, doon tayo sa ibang bagay naman, no? Kung yung elder ay parang tatay, huwag mong pagalitan naman. Kasi sinabing review kasi, sharp ano yan eh. Reprehend, parang ganun, parang pinapagalitan mo. Huwag naman. Pag sinabi entreat, sabihin mo, pero andun yung paggalang. Amen? Ngayon, yung mga ilalahatin to eh. Kompleto po to. Kung nauna yung elder, yung pasto, tsaka yung mga iba nakakatanda. Eh, paano yung mga bata? Anong gagawin mo? Lalo yung mga lalaki. Eh, tayo, yung mga lalaking bata, especially, lagi nating inaano yan eh. Napansin nyo ba yun? Kasi dapat sila matibay eh. Diba? Misang kinukutosan ko ng... ang tawag yan? Figurative. Napansin nyo ba yun? Kasi hindi dapat yan mga maramdamin. Okay. Pero may iba naman, nasobrahan naman. Nagkamali naman na hindi ibig sabihin mga lalaking bata. Parang utosan, kutosan. Hindi naman ganun. Imagine mo daw, tratuhin mo siya ng parang kapatid. Yung kapatid ba, o kutos-kutosan mo minsan. Pero may lambing, di ba? Ganun daw. Amen? So, kayong ingatan nyo, mapalo nyo naman, sobrang lakas, sobrang naman. Minsan, kailangan turuan, pero konting alalay. Amen? Eh, mga matandang babae naman, paano naman? Ah, si tandang ano, si tandang, asa ba si Mamean? Si tandang Mean, si Aling Mean, si Aling Marge, si Aling Joanne, ano, yung iba ganun eh, kasi naalala ko, meaning ko lang sa inyo, kasi nga, yung mga pinsang ko din, itong lola namin, may ano eh, ugali din, tawag namin sintihin, alam nyo ba yung sintihin? Moody. Minsan pag sinti, ibig sabihin, galit. Ganun. Kaya, kaya itong mga pinsang ko, kinakantahan yun. Basta, ganun. So, huwag natin gawing gano'n, ha? Kasi mahina naman yan, eh.
Ganun yung ano, pag matanda na, di ba? Wala nang magagawa yan, puro daldal lang yan eh. Kahit misa, pinapangaralan ka ng tama. Amen? So, wag na wag. So, kung nanay mo yan, mahalin mo yan, sundin mo yan, galangin mo yan. Amen? Amen. So, ganun kasi sa church minsan, pag hindi kayo magkakaano, napansin ko rin yan eh. Lalo yung iba naman, strong naman yung kanilang pamilya. Yung iba, kung tatuhin nila, basura. Wag ganun sa church. Hindi naman talaga dapat kahit kanino, pero lalo na sa church. Pero ang napansin ko si Jan, talaga may ganung sabihin nating tendency tayo eh. Kasi nga, halo-halo tayo, hindi to basta-basta eh. Ang hirap po sa church, kahit sa ang organisasyon, nahirap pong gawin na maging maayos. Depende sa leader. Kaya maganda naman sa atin, salita ng Diyos ang ano natin, instruction manual natin. Marunong lang yung pastor, makakayanin din kahit mahirap. Amen? Nabanggit ko lang sa isa nyo, nakwento ko yung ano, di ba ako na, anak ni ito, si Jared, tsaka si nung maliit, kasi yung makulit niya? Si Richie, si Richie, nagsuntukan. Mag medyo bagong ano yung feel mo? Sira ulo talaga nung anak mo eh. Siguro ganyan ka rin kasi. Oh, banatang yun. Kasi napansin ko sa amin dati, nung nagkaroon din ng anak, parang extension na sarili mo yan, di ba? Pag sinabihan yung anak mo ng pangit naman anak mo, bobo naman. Nako, kagulo yun. Kaya ingat, ingat. Kaya nga ang ganda sa church, mausubukan yung karakter mo. Amen? Hindi tayo puro amen, amen dyan. I-apply mo yun. Masasakit ang ulo, si pastor na naman. Tinuro na nga, ganun pa rin. Kaya minsan, sabi siya, magtabi-tabi naman yung iba. Tignan niyo yung katabi yung iba, na tao din po yan. Subukan yung pakisamahan. Amen? Yan, so yan, huwag kayo magagalit ko na rin. Yung nanay nung isa, pinapakilaman ko naman sa church, hindi naman papakilaman ng ano, nasabihan lang. Amen, ganun talaga. Baka may, ano naman, may kakulangan din yung nanay mo, di, at least, maging matalino ka, tingnan mo kung ano yung tama. Okay, walang kailangang away dito, pagalingan ha. Amen? Amen? So, sino pang kulang sa, anong tawag dito? Hindi geography. Ano tawag dyan? Ha? Demography. Okay. So, tapos na yung old men. Tapos na yung young men. Tapos na yung old women. Ano na lang? Younger women. Okay. Ay, da, pakinggan nyo to kasi maganda yung ano dito eh. Banat dito. Kasi alam nyo ba, mga batang babae, sabihin natin kayo yung ano eh, ako kahit sa sanlibutan, kahit dito. Kayo yung, siyempre yung mga lalaki, yung ano namin, yung tinitingnan namin magiging, ano, diba, leader. Pero yung babae naman, alam mo, tingin namin sa inyo, ano kayo, ano ba kayo? Ha? Ano ba silbi nyo? Juliana, Yesha, yung silbi nyo? Ano sa palagay nyo, ano yung silbi nyo sa church? Sabi natin yung mga lalaki, syempre leader, and then yung elder, syempre doon mahina na matalino naman, di ba? Yung young men, syempre, yun yung future leader, yun yung mga utosan eh. Elder women, ganun din, ginagalang, matalino. Yun yung mga younger women. Ha? Follower? Ano pa? Future homemaker, ano pa? Ngayon. Kung sa mga lalaking babata, yun yung utosan, yun yung talagang pinag-ano natin. Mara sila mapagod. Malakas yan eh. Eh, mga babae, ano? Eh, no, i-relate nyo na yung sinabi. Kasi tingnan nyo, ha? Bakit yung elder dapat wag nyo i-rebuke? Kasi alam nyo, hinahanap ng anong kailangan ng elder na lalaki? Paggalang. Tandaan nyo yan, ha? Kahit sa mag-asawa, naalala nyo ba? Sa Ephesians 5 tayo. Kaya, obey your husband eh. Yan ang kailangan nilang galangin. Mag-ano yan? Mag-mature yan. Tsaka, ang lalaki, pag ginagalang yan, nagigyan tawag dito. Na ano siya? Nagawin yung, ano niya, yung kung saan siya magaling. Okay? Ganun po yan. Tandaan nyo yan ha.
Kaya kung gusto niyo masira ang pamilya niyo, babae, bastusin mo yung lalaki, magagalit sa iyan, sabog kayo. Sabog-sabog kayo, maniwala. Kaya huwag niyo gagawin yun, obviously. So, kabaliktaran nung galangin niyo, kaya sabi nito, rebuke not. Ngayon, yung younger men, you know, huwag mo rin kutos-kutosan, pero kapatid, kasi mahalin mo, di ba? Kaya minsan, inaano natin yan kasi dahil matibay, pero still. Eh, yung older women, syempre, galangin. Eh, bakit yung sisters all purity? Yung gusto sabihin kanina, kayong mga batang babae, ano kayo? Kayo yung parang, kumbaga sa ano, kayo yung ano eh, pampaganda. Alam niyo ba yun? Pampaganda sa church. Sa physical. Ano kayo yung maniwala? Bukod sa nakatulo sa ibang bagay, yan. Nasabi dito, ang trato daw dapat sa mga batang babae ay parang kapatid na babae. Okay, so sinasabi actually ito sa mga kalalakihan, tsaka sa kahit sa mga nakatandang babae. Yung mga, yan, yung mga young ladies natin, anong trato natin dapat? With all purity. Okay, wag mo encourage siya mag-TikTok yan. Ha? Kaya ngayon, yung nakaka-buisit sa, yun nga, sorry, nakikita ko kasi lalo pag asar na asar ako talaga, adi asar na ako doon sa mga kabastusan. Pero lalo pa pag sinamahan ng nanay, parang feeling nila cute sila eh. Sa totoo lang eh. Tanga-tanga yun actually. In-encourage mo. Paano hindi mo nalaman yun? Wala ka bang konsensya ang ginagawa niyan? So huwag nyo encourage. Muna tayo sa elder ladies. Yung mga batang babae, turuan nyo naman yan sa pananamit, pagkasalita, lahat ng bagay. So na sila ay maging pure. Ano yung pure? Malinis. Okay? Ano, paano yung malinis? Siyempre, alam nyo na yung lagi natin nung ano dito eh. Hindi bastos, di ba? Yung katawan nila, gamitin nila sa? Saan? Hindi, yun nga, hindi sila nababastos kasi para nilang, kumbaga sa, ano ba yung binibenta? Ano yung madalas ano? Kamatis ba yun? Nagmumurang kamatis. Ayaw mo benta eh, murahan mo pa. Parang naging cheap na. Naitindihan mo siya sabi ko? Para na sabihang maganda. Nakakabuisit yung mga yan eh, no? Totoo lang iba, ganun ang, bakit mo pinost yan? Anong ano mo? Masaya ako pag sinabi yan, ay, ganda mo naman. Guwapa naman. Thank you. Yun na yun. Babaw. I-reserve mo yan sa asawa mo. Lahat yan sinasabi dito. Amen? Yun ang pasayahin mo. Yung magiging asawa mo. Kahit itodo mo pa yan. Nakikinig ba kayo? Julia, ilang taon lang. Dalaga na rin to. No? Bad. Ilang taon lang yan. No? 11 ako. Ilang taon na si Lenlen? 18 na ba yun? 19 na. 19 na. Sinaktong sakto pala yun. Yun eh. Ayan. So, dapat sa mga kababayan po, yun yung makita sa kanila, yung pure sila. Amen? Hindi malandi, hindi... So, tayo yung magtuturo sa kanila. Kaya punta na ako sa mga lalaki ngayon. Anong dapat gawin natin? Yung suhay... Protektahan natin sila. Amen? Ganon. Eh, yung iba kasi, alala ko na naman yung dirty old man sa Marikina. Diba? Yung mga tomboy-tomboy pa yung mga ano. Parang inaatag. Ah, wala kayong ano? Eh, punta kayo sa amin. Meron kami doon ganyan. Wala nga ito. So, yung mga protektahan natin sila. Amen? And then, ganun din, yung mga, yan, mga batang lalaki sa ano, nakaka-visit sa church pag nagkagugulo, nagkakatisuran, ah, meron ditong, ano, meron kasi dating ganun, eh. Kwento-kwento lang sa akin, niligawan lahat eh. Kasi feeling niya, pogi siya eh. Kaya nasira din siya dun. Kaya, pero kayo, huwag kayong papayag. Pag nakita niyang ganun ugali, bagsak agad yun. Amen? So, dapat tratuhin kayo, i-expect niyo yun, na tratuhin kayong
galangin kayo. Amen? Parang kapatid na babae. Yung kapatid na babae, yung puprotektahan mo yun, di ba? Pansinin nyo yun. Kunwari, sino may kapatid na babae? Ito, si Bud. Kunwari, si Juliana, niloko ng kusino. Matuwa ka ba? Kalaban mo yun, di ba? Ang unang protection na gumprotect dyan, tatay. Okay, yan ang unang magagalit dyan. At dapat nag-protect. Ngayon, yung iba sa parang kasi natin ngayon, manghihina na rin yung mga lalaki. Di ba? Kasi baka sabihan ka pa ng anak mo. Ba't ako simsa yan? Puso ko to! Eh, pag hindi mo alam paano sagutin yun, paano na? Mahina ka rin kasi, o sige, yun na. Baka mag-rebelde, bayaan na natin. Mag-rebelde. Mag-rebelde lalo yan kung hindi niya alam yung tama't mali. At parang ikaw eh, mahina ka. Amen? Si Brad, buti. Dalawa yung babae. Ayan. Okay naman yung mga yan sana. Amen? So, yan po ang mga babaeng younger sister. So, walang bastusan. Kaya nabanggit ko sa inyo dati. Kahit sa church, merong... Nakwento ko sa inyo yun, di ba? Basta yung merong isa doon, hindi ko nabanggit ko sino. Pero napansin ko gano'n, napaka-press ko sa babae. Hawak-hawak. Ay, sister! Huwag kang press ko, ha? Babae. Ngayon sa atin ng ano natin ito, shake hands lang eh. Dito nga, wala na eh. Eh, napansin ko sa taong yun, ganun. Mayabang din kasi, mag-anak na mayayang, ganyan. Eh, ngayon, wala na. Utusan. So, para galangin din kayo. Tsaka, hindi ka tingnan ng, ano diba, kung ikaw yung babaero, di ka nagagalangin ng mga babae. Siyempre, iiwas na sa'yo. Matalino yan, ha? Okay, tuloy natin. Kailang na ba ako? 37 minutes. So, ito, after po nun, pupunta tayo sa widows. Ito, medyo mahaba-haba. Oh, hanggang dito po yan. Pero actually, may matututunan tayo dito. At meron akong iaano din dito sa inyo about this. Kasi medyo controversial itong bata ako. Binabasa ko to. Bakit? Ano ba widow? Kala mo, may mas special place ba yung widow sa church? Parang ganun eh. Hanggang yan. Hanggang 16. Okay. So ano ba yung widow? Ito na. Ano, nag-umpisa dito sa 5 hanggang 16. Ano kaya to? So pag sinabing widow lang, patay na yung asawa, di ba? So pero may special po ang church kasi ay may pondo yan kahit paano, di ba? So para sa inyong pondo, pera, marami nagko-contribute para sa gawain. So para lumaganap yung salita ng Diyos. Pero isa sa mga ministry nila, especially kasi dati ito, alam nyo kung bakit? Kasi sobrang persecution sa kanila, nangyari, pinapatay sila literal. Okay, kunwari, ako, nag-preach ako, pinatay. Ano mangyayari sa pamilya ko? Yung asawa ko, anak ko, di ba, kawawa. So kaya isa sa mga naging ministry nila doon, inaalalayan nila yung mga widow. Bakit? Kasi matanda na, mahirapan namang magtabaho. Okay. Pero may mga guidelines po dito. Hindi to basta-basta. So anyway, isa-isa natin. Saan ba ako? So honor widows that are widows indeed. So una, ang sabihin nun, parang galangin. Pero, that are widows indeed. Ibig sabihin, may ano agad eh, may hindi to free for all, basta lang matanda ka. Tapos, yung church nagagastos para sa'yo dahil matanda ka. Hindi. Okay? Sabi dyan, una, widows hindi, di ba sa talagang walang wala. Kaya tinutulungan, okay? Sabi dito, but if any widow have children or nephews, let them first show piety. Okay, nabasa niyo ba kanina yan? Piety. Sabihin nun, is yun po yung hindi lang galang yan. Ngayon kasi parang ganun lang ang ano yan, piety. Ginagamit nila sa mga santo eh. Actually, naalala ko eh. Tama na yung paggalang, pero sabi rin dito, ibig sabihin, yung obligasyon mo sa kanila ay tuparin mo. Okay? Yun. So, devout. Okay? Yung mga maling ano dito sa mga santo-santo eh. Pag sinabing pious, parang magalang. Pero actually, yung tama dito, yung isang definition na yung obligasyon mo sa kanila ay fulfill mo. Okay? So, balik tayo dito. Ibig sabihin ng pious ngayon or piety. Pag ikaw ay wala ka ng anak pero meron kang
alam mo na, patay na yung asawa mo, di wala ka ng pagkakitaan. O sinong papakain sa'yo? In church. Dali, meron muna, dapat yung anak mo muna. Okay, kasi kung matino kang babae, yung anak mo ay nagpuhunan ka na dyan ng pag-ibig, ng kung ano-ano. Diba? Pinag-aral mo, ganyan-ganyan. So, dapat sila yung una, kung sakaling mangyari yung dinaasahan na namatay ang asawa mo, ang unang sasalo dapat sa iyo, anak mo. Okay, so, tandaan nyo to, kaya kahit sa panahon natin ngayon, baka meron kayong idea, yung iba kasi gano'n sa sanlibutan eh. Kaya isa lang gusto nila anak, isa, dalawa, bakit? Hirap na hirap, kasi mga spoiled. Kasi sabi dito, imagine mo kung marami kang anak, nahirapan ka, pero kung marami kang anak, sila yung tutulong sa iyo. So, ano ka ngayon? Donya ka, di ba? Balik tayo sa church ngayon. So, hindi yung church ang dapat magpakain dyan. Yung una yung mga anak. Eh, paano yung walang anak? Eh, sigurado meron pa rin yung pamangkin. Okay? So, kasi dapat daw ganun. At tama lang yun. Dahil tulungan nyo naman yung inyong nanay, inyong tita. Lalo kung matanda na. Okay? So, isa-isa lang natin. Tapos, i-tie up natin sa huli. Ano yung lesson, no? And to requite. Okay? Pag sinabing requite, parang gantihan mo ng maganda. Okay? Kasi nga, dati kang inalagaan. Anong gagawin mo ngayon eh? Wala na lakas si nanay. So, ikaw yung gagawa, pakainin mo at least. Di mo nung sinabing, yan, repay, no? So, hindi mo sinabing gawin mo doon niya eh. Kailangan mo lang ay, at least, makakain mo yung mga pangailangan niya. Eh, sarili din ang buhay eh. Hindi mo kailangan ano eh, di ba? Yung ano lang, mabuhay lang. Sabi dyan, for that is good and acceptable before God. So, hindi na tayo mag-isip ng, eh, mabigat yan. Okay? So, dapat lang gawin yun, lalo nang wag naman yung church. Okay? Pero again, later, kung talagang papasa siya dito, ang church ang sasagot sa kanya. Huwag niyong pangarapin, ha? Kasi hindi magandang ano to. Pero kung sakali lang. Now, she that is a widow indeed, and desolate, trusted in God, and continued in supplication and prayer night and day. So, ito parang binigay ng Bible ngayon. Na bakit natin papakainin niya? Ba't yung church? Kasi po, may tutulong din sa church yan. Obviously, pag yan ay wala nang ano, wala na siyang sabi natin, wala na siyang aasahan, ano, nagtitiwala yan sa Diyos. At lalo pa nagstay sa church, ha, at maganda yung patotoo, hindi maayos na church member. Okay? Kaya sabi dyan, continued supplication prayer. So, prayer warrior yan. So, may pakinabang pa rin tayo dyan. Ikaw, kung masyado kang busy, nagtatides ka nga, kaso wala ka lang sa panalangin. May pakinabang pa rin yan kahit kala mo parang wala na. Okay? But anyway, again, huwag kayo maingit. Mamaya, makikita niyo mataas yung ano dyan. Standard. Halos wala kang papasa dito eh. Kasi tingnan nyo, una dapat may children. Di ba? Kung sakaling mamatay lahat ng children, nauna siya. Kung sakaling namatay, hindi pa rin basta-basta. Ang sabi dyan, but she that liveth in yung kabaliktaran, binanggit yung kabaliktaran. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. So, yung example daw ng isang widow, parang kasi dinidespise natin yan. Wala na tayong, pakinabang dito. No? Pray lang. Mas maganda na yun. Eh. So, bakit hindi natin supportahan yung yan sa nauso sa church? Pag may pera na, yung ano eh, namimili na kung sino yung isang ganun eh. Sa halip na magawa natin yung tao minsan, sa halip na ganito lagi sasabi sa inyo, kung meron kayo talaga, okay, ilagay nyo dyan. And then, doon natin gagamitin ngayon, yung common na yan, di ba? Mag-usapan, of course, bandang uli, si pastor yung mag-asabi dyan, magagabayan tayo ng gusto. Okay, kasi yung iba nangyayari dyan, inaalala ko sa iba ganun, parang, kasi yung tutulungan natin dito, unfair naman, tama ba? Parang di sa alala, di ba? Huwag kang makilam doon kasi hindi na tayo ano doon eh. Eh, iba rin yung ano kasi nung ano. Pero kung kaya nga maganda, dito may common fans tayo, pag pinag-try natin, patas yan. Kasi kung meron tayong susuportan, isa lang, ano, ba't siya lang? Lalo tayong masisira dyan, di ba? Ngayon,
Ayan. Kaya ang hirap na usapan yan eh. Eh, ba't na yung magkunwari? Bakit tayo magbibigay sa mission? Ganyan, di pa natin nagawa yan. Kunwari, magbibigay tayo doon. O tulungan natin yung kapatid natin. Wala siyang business. Bigyan natin ng pera. Paano magkaroon siyang business? Eh, bakit siya lang? Eh, ito na lang. Ito, matalino to. Pag-arali na lang natin. Masakit sa ulo. Sino tutulungan mo? Di ba? Kaya binabaliktad po ngayon dito. Kaya yung talagang widow na dapat tulungan, dapat tulungan. Kasi ang kabaliktaran niyan, alam niyo ba yung ibang churches din, may mga sinusuportahan din yung mga artist. Ganyan. Eh, ito si sister, maganda tong ano, magaling umawit, ganyan-ganyan. Suportahan natin yung album niya. Oh, di ganun din yun. Oh. Kaya sabi dito, para hindi natin, para hindi mangyari yung kinumpara ngayon yung widow tsaka isang babae daw na leave it in pleasure. Masama ba yung pleasure? Yan, depende. Pero pag leave it in pleasure, doon ka na nabuhay. So ito yung mga, alam nyo na, parang puro pleasure na lang. Makita mo, malandi, alam mo na yun. O hindi yung iba naman, hindi, pero masyadong purong palagi. Sabi, siya lagi yung gusto nyo makita. Yung mga ganun eh. Yun din mga ganun. So, sino yung dapat natin suportahan? Eh yung ano na, yung tunay na widow. Okay, dahil may magagawa yun sa church din. Ano pa? So yun, natapos na doon. Mamaya babalik tayo sa widow. Pero ito yung title natin, no? Bakit una sinasabi ito ng lingkod ng Diyos sa another lingkod ng Diyos kay Timothy? So bakit tayo dito puro Bible? Ngayon, practical application naman tayo. Ito yung minsan mahirap para sa iba. Basta, pwede ba puro doktrina na lang? Hindi pwede yung kailangan yung practical application tayo. Bakit? Last time sinabi, command, di ba? Command and teach, alala nyo. Ngayon naman, charge. Para saan ginagawa lahat ito? At ultimo, bawat isang sa atin, di ba, yung kanina, elder, young woman, tinutukahan tayo paano natin sila tratuhin. Bakit nga? Ito na po yung sagot. Bakit? Alam nyo ba yan ang ano ng church? Lalo yung pastor, ngayon, naligtas na kayo. Salamat sa Panginoon. Amen. Yung iba, nailigtas din natin. Ngayon, kayo, ano gagawin natin? Ligtas na ako, pastor eh. Ano, wala natin trabaho? Ano yung tinatrabaho ngayon natin dito? Kasi hindi naman kayong perfecto, last year, bago na naman to. Salamat, may bago tayo. Simula na naman to, di ba? Iba na naman yung treatment ko sa kanya, iba yung treatment ko sa inyo. Eh, meron pa tayong halala, di yung sakit sa ulo. Pero yan po yung ginagawa ng mga lingkod ng Diyos at sana kayo din kasama dyan. Amen? Para sila ay maging blameless. Pag sinabing blameless, walang mapula. Grabe naman to si kapatid. Doon sa kaya natutunan to na maging magalang na, masipag pa, matapat pa, totoo pa, hindi nang dadaya sa trabaho. Kahit binigyan na ng, alam mo, ganyan, mag-axi tayo. Ano man yan. Sa church, kaya feeling ko talaga tinitira yung church sa ganyan eh. Kasi talagang nagkakasubukan eh. Sa totoo lang. Sa church yan na, ano eh. Pag inalaw ng pastor yan, patay. Ganun yan eh. So, saan kaya natuto to? Taong to? But wala akong masabi. Hindi sinungaling. Hindi isa lang asawa. Talagang wala. Kahit ano, wala. Isa lang. Tinatawa na nga minsan yung iba eh, di ba? But isa lang? Ano pa? Tapat pa. Ibigay pa sa church. Lagi sa church. Hindi yung basta-basta nangyayari sa isang tao. Amen? Kaya lahat ng sinabi natin kanina so from the first chapter at sa lahat sa Bible, yan po yung pinaka-goal natin para sila ay walang masabi sa iyo. Kasi walang masabi talaga, walang mapula. Hindi ibig sabihin yung perfecto, ibig sabihin lang na talagang ni, kumbaga, ayaw mo nang sabihin ako na, may nakita kang maliit kayo na, Christian. Ano, kunwari, siya ay isang taon, isang beses lang siya na late. Pero hindi mo na, ba't ka late kayo? Kung may utak ka, hindi mo sabihin nyo kasi, di ba? So walang perfect, pero hindi mo sasabihin sa kanya, wala kang may pula kasi ikaw mismo yung, eh ikaw nga eh, di ba? Yun po yun. So ang ganda po nun, nakita nyo ba yun? Yun po yung goal ngayon ng isang lingkod ng Diyos. At sana nga, katulong kayo dyan, okay? Kaya, alam mo yun, nakita nyo ginagawa, yun ang goal ng lingkod ng Diyos. Kayo din.
Okay, kung hindi man nyo kaya pa, at least tulungan mo dun. Hindi kayo makasira. Amen? Kaya yun po yung mga nabanggitan dito, yun ang gustong pinaka-end goal natin para lahat, hanggat maaari, lahat kayo. Kaya iniisa-isa ko kayo, eh, di ba? Tayo. Sa panalangin, tsaka minsan sa ano, ano yung dapat ma-address. Kasi dapat lahat, ang hirap ng tabawa ng pastor, no? Lahat maging blame. Paano yun? Paano matigas sa ulo? Subukan mo pa rin. Tignan mo kung paano ma-instruct yan, matulungan yan. Kahit yung mga maliliit na bata. At again, iba-iba yung attitude ng mga tao. Okay, nakailang minutes na ba ako? Bira, ang bilis. Ito, mabilis na lang po ito. Anyway, so ito ngayon ay balik tayo ngayon sa lalaki naman to. Medyo kalat-kalat to kasi ito yung mga ano sa atin eh. Dapat natin gawin. Okay, balik tayo sa sabi na, but if any man provide not for his own, ito na. Pag meron daw isang tao dyan, especially lalaki ka, hindi ka nagtatrabaho. Amen? Amen. Kahit mga bata, dapat inaalam nyo na to. Mga lalaki, nasa balikat natin ang ganitong nakaatang sa ating balikat yan. Ha? Responsibility. Ikaw, pa-pray-pray ka, di ka nagtatrabaho. Pag, yung sinin ng mag-provide doon iso na, yung sabihin nun. Pag di ka nagtrabaho kasi kaya ka walang ma-provide, wala kang maibigay, pampaaral, pampakain, kasi hindi ka nagtrabaho. Ganun yun. Pag ganun ka daw, ano sabi ng Bible? And especially for those of his own house. Ngayon, sabihin, may ano tayo, parang kanina nabanggit, yung nephew, yung ano mo, di ba, nanay mo naman, matanda na, may sarili ka ng ba, pamilya, pero tulungan mo pa rin. Magulang mo. Pero especially daw, pag yung mismong pamilya mo, di mo pinapakain, sabi dyan, he had denied the faith in his worst and infidel. Medyo binalik niya sa napaka-negative, no? Kaya mga bata, especially lalaki, responsibilidad natin yan, paglalaban mo yan. Pag andun ka na sa panahon na yun, huwag mo nga asahan yung babae gumawa ng paraan. Amen? Dapat ikaw, matay ka na, basta kailangan mong gawin yan. Amen? Kaya ngayon pa lang, dapat alam nyo. Kasi sinabi dito, mas malala ka pa sa Muslim. Kasi hindi na mananampalataya. Okay? Kahit sino hindi mananampalataya yan. Mas malala ka pa, papayag ka ba nung punay ka mananampalataya, ngayon medyo tamad ka pa, mag-improve ka. Okay? Kasi doon ka kinuha pa na ng Bible. Pag ikaw ay hindi nagpo-provide. Okay? So, bilis sa mga lalaki yan. Ngayon, balik tayo sa widow. Bilisan ko na lang, balik tayo 7 minutes. So, sabi dito, let not a widow be taken into the number. Ano sabi yung taken into the number? Parang ganito yan. Ano natin, marami tayo. Ano, 100 tayo dito. Sino yung susuportahan nating widow? Oo. Oh. Pray ka lang, kapatid. Meron kang allowance. Sarap mo, no? Paano ba mag-apply? Oh, ito na, sabi. Sino yung mabibilang Diyos sa mga yan? Huwag kayong mangarap, ha? Pero kaya nga mamaya, pupunta tayo sa mga babae naman. Pero, ito daw yung mga susuportahan, bibigyan ng pensyon. Sarap, no? Una, dapat 60 pataas. Eh, huwag kang mangarap, ha? Paso, namatay, eh. Pinatay ko yung asawa ko, eh. Sige. Pasweldo yun. Hindi. Una, dapat 60 years old, above. Okay? Having been the wife of one man. Ayun. Ibig sabihin, dapat naging asawa ka din. Hindi yung nangarap ka lang, nagpakatanda ka lang, o dahil matanda na ako, saka ka nagpa-member kasi gusto mo ng sustento, ganon? Hello? So dapat, may asawa, ibig sabihin, mahirap po yan sa babae, mag-asawa, tama? Sino nagsabing madali yan? Mom Joanne, madali ba? So hindi po yan madali, no? So pero masaya din, pero hindi madali. So, isa yan sa mga requirements. So, una, 60 years old above, dati kang naging isa lang. Ha? Isa lang. So, again, kung namatay ni asawa mo, pwede kang mag-asawa, pero yung sinasabi dito, isa lang. Paano yan? So, hindi madali, di ba? Pero kaya yan, sakali. Kung sakali lang naman. Hindi mahirap, no? Well reported for good works. Hindi lang gumagawa ng mabuti. Isa, dalawa, minsan gumawa ng isang mabuti. Tapos pinapaalala mo, dati ako nagganyan. Hindi, well reported. Ibig sabihin, hindi mo kaya magsarilta para sarili mo. Kasi itong si kapatid na to, basta, suporta na natin yan. Wala kang masabi dyan. Amen?
Dapat may anak din. Hindi pwede yung wala. Kasi yan yung isa sa mahirap na mag-asawa. Mahirap lalo magka-anak. Amen? So, dapat may, hindi lang child, ha? Children. If she have large strangers, ibig sabihin itong babaeng ito talagang hospitable. Amen? Masipag. Lalo sa panahon nila dati, wala pang Airbnb. Wala pang hotel. Minsan, pag may mga bisibisita dyan, napakahirap na may bisita. Diba? So, dapat ganyan din daw siya. If she have washed the saint's feet, hindi naman sabihin itong talaga, tagahugas talaga. Pero, parang ganun na rin. Ibig sabihin, talagang hospitable. Hindi itong mga unbeliever, ha? Basta lang, yung trabaho nito nung bata siya, yan eh, nag-spa siya eh. Kaya marami itong hinugasan, basta. Hindi, yung mga kapatid. If she have lived afflicted, so ito ay tumutulong talaga. I mean, lalo yung mga, especially yung mga walang matutulong, afflicted, napasama, kung ano man yan. She have diligently followed every good work. O, sino ay papasa dun? Mahirap, di ba? So, pwede yan. So, meron ganyan. Kaya, actually, itong titip ko na sa inyo ngayon. Pinapangako na gagawin ko sa inyo yan. So, yung pension? Kung siyempre, magpagpalain tayo. Pero gagawin natin yan kasi sinabi sa Bible yan eh. Kung sakaling ganun. Kaya gawin nyo na yun. Masarap yan. Ibig sabihin, parang insurance nyo na yan, di ba? Well, na, si Lola Yesha. Hindi, gawin mo na yung lahat ng... Eh, masaya din naman maglingkod sa Panginoon dyan, tsaka sa kapatiran. Hindi, gawin mo na lang. At kung sakaling dumating yung panahon na talagang mamatay lahat, diba? May insurance ka. Amen? Sa church. Hindi madali, pero maganda rin naman gawin mo na kung sakali. Okay, but the younger widows refuse for when they have begun to wax wanton against Christ. Ito, hindi ito pwede. Ngayon, yung mga... namatay ni asawa, pastor eh, widow na. Kaso bata pa, kunwari si... Kunwari lang ha. Yung tama natin, Mars, parang batch pala tayo, no? Yan. Bata pa yan, 40, kunwari. Eh, supportahan na natin. Mag-pray lang yan sa church. Kaso bata pa, pwede pa mag-asawa kung sakali. Kaya sabi dito, wag yan, wag. Kasi daw, for when they have begun to wax wanton against Christ, okay, pagliwanan. And sino yung wax wanton? Sa Bible, pag sinabing wax, parang grow. Okay, parang nagiging. Pero baliktad. Hindi, parang yun yung proseso ng nagiging ganito siya. Dati siyang ganito, magiging ganito siya. Yun yung sabihin niyang wax. And wanton, yung sabihin niyan, ano yung wanton? Sinabihan ng wanton sa Bible, si, hindi ako nagkakamali, si Rehoboam. Sino ba yung wanton? Hindi yan, ano, kinakain. Masarap yung noodles, pero wanton, yung sabihin ay... Negative po yan. Ibig sabihin ito, yung gustong-gusto niyang magkaroon. Merciless, malicious, hindi. Yan. Unduly lavish. Ibig sabihin, gusto puro sarap. Yan. Nabanggit ko lang yun sa inyo, parang pension, okay yun ah. Ngayon, nag-interesado ngayon sa church kasi pera na pinag-usapan. Wala, inulang interest. Sabi dito, bakit yung mga bata huwag nating pensyonan? Kasi bata pa yan, sabi dyan, mag-aasawa din yan eh. So sa halip na gawin niya yung dapat niyang gawin na wala na siyang asawa, kasi widow na nga, talagang nilaan niya na yung sarili sa Diyos, hindi madre yan ha. Basta maglingkod na lang siya sa Diyos, hindi siya mag-asawa. Wala na siyang anak naman, so maglilingkod niya. Ewan ko, maraming pwedeng gawin ng babae, man, kahit ba tanda. Problema, pag sobrang bata pa niya, masayang naman yung po-provide natin sa kanya. Kasi mag-aasawa din, oh. So, again, wala masamang mag-asawa, hindi bawal. Kaso, kung nag-invest ka na dyan, mas mag-aasawa rin lang. Kasi, one ton, ibig sabihin, gusto na kung saan masarap. Kunwari, siguro yun. Inoperan mo nga ng ganyan. O, sige, sister, dito ka na lang. May allowance ka. Kasi masarap. Kasi, pabor. Ay, nagkaroon ng asawa, ligawan, ganyan-ganyan,
ay, mas malaki kita. Doon ako, parang anong ginagawa niya dito? Kaya ito may sabi sa 12. Having damnation. Again, di masama mag-asawa. Kaso, parang nag-invest na yung church sa'yo. Tapos, ano yung damnation? Parang kaparusahan yan. Pag sinabing damnation, parang impyerno na eh. Isa yun sa example lang damnation, di lagi ah. Kaya yung mga nasa impyerno, damn, ibig sabihin, pinarusahan or... Ano ba? Sinumpa na yan eh. So ngayon, kung ligtas ka, hindi ka na sa impyerno, pero ano yung damnation na meron ka? Pag ikaw, sinuporta ng church, ginawa ka na mabuti, bagla mong iiwanan. Ito ba yung sabihin dito? Because they have cast off their first faith. Ibig sabihin, kaya ka nga andon, gilingkod ka dapat sa Diyos full time, tapos, eh, hindi, mas masarap mag-asawa. So, anong nangyayari doon? Pag sinabing first faith, ibig sabihin, pinaka-importante sa'yo. Ipagpapalit mo pa ba yun? Dapat hindi. Kaso nga, kung kangnal ka, gagawin mo yun. Kaya ngayon, talo tayo pareho. Talo yung church, talo ka. Nakita mo yung ginagawa ng instruction dito ngayon. Sinasabihan tayo ano yung mga dapat natin gawin sa church. At napakaganda nito kung maintindihan nyo, pati yung mga derivative nito. Actually, okay? And with all, they learn to be idle. Extend lang mo tayo ng konti, ha? Total, wala na eh. Matulog na lang tayo, di ba? And with all, they learn to be idle. Eh, pamilang pensionado na eh. Anong gagawin ko? Iisip mo, wala, kahit anong mangyari, meron akong church pa ang sagot sa akin. Sarap nun, ha? Wala na yung pastor, siya lang, ano, ha? Ako din. Oh. Ano yung ikaw yung wala ka nang ginagawa? Ano gagawin mo sa buhay mo? Kaya iwasan niyo po yung Facebook minsan. Gamitin niyo sa mabuti yan. Pero pag ikaw, wala kang magawa kasi ang sarap na ng buhay mo. Pag sinabi idle, wala nang magawa. Maganda ba yun? Ikaw wala kang magawa. Positive ba yun? Kasi may ginagawa kang di ginagawa ng taong busy. Kasi sinabi wala itong magawa. Di ba? Ilalim babae, ganun. Wala na. Wala nang na-expect sa akin. Di ako mag-aaral. Di na. Wala nang magawa. Ano mangyayari daw? Wandering about from house to house. Kaya nakita niyo yung meme na bago ngayon. Lalo sa IT, yun ang ano eh. Sa IT kasi, maraming mga, alam niyo na yung mga high-speed internet. Ano sa bilis? Globo smart. Siyempre smart. Kahit ano pa yan. Di ba? PLDT o Converge. Anong speed natin ngayon? Kanina bagal eh. Pero yung mga chismosa daw, pinakita mong pumunta na doon sa nako, high speed internet yun. Ang daming matatransfer na information daw. Inaasar lang, di ba? Doon, nagtitipon sila doon ah. Ganyan daw yung mga babae. Patsinin nyo to, mga babae po. Bakit hindi lalaki? Kasi nga, yung lalaki, talagang babae yung babae. Uy, tulog na si baby. Sis, nasa school na si, ano, anong gagawin ko dito? Labas-labas ako, mag-wawalize, nakita ko si, ano, ah, anong kwento dyan? Yun, di ba, marites. Hindi po yan, nasa Bible din pala yun. Kaya iwasan natin, amen? Amen. Lalo babae, again, ba't babae? Kasi mas may inclination kayo dyan. Kaya wag na wag kayong magiging idol. May asawa o wala. Kahit pamayaman na kayo, yan po ang ano niyan, yan ang inclination niyan. Wala namang katismisan dito, sa TV ka naman. Alam na alam mo, si anong ba may bagong asawa? Ba't mo nalaman at makailan mo dun? Sino ba yun? Diba? Hindi ang gawain ng mga maayos na Kristiyano. Ngayon, sabi, wandering from house to house, nag-chismis dito, nakakasira po yan. May sabi si Pastor ganyan yan eh. Walang ginagawa kasi. Salit na maglingkod sa Diyos, wala, panira. At ang ikukwento mo dyan, madalas ay hindi, kasi idle utang mo, idle ka, ano yung pabol lang sa'yo, walang pakialam sa iba. So, hindi lang idle, tattlers, or busybodies nga, marites po yan, yan ang dating tawag sa marites. Busybodies, tattlers, madada. Speaking things which they ought not. Hindi na sinabi ko ano yun, pero may mga bagay daw na hindi tayo dapat sinasabi. Ano kaya yun? Meron po ha. Pasto, karapatan ko yun eh. Ano ba? Hawak ko ba? Ano to? Censored? Ano to? Ano? Free speech. Hindi, may mga bagay na hindi ka dapat sabihin. Okay?
Baka yung ano, banggit ko alin yung mga batang babae. Ano ko kwento mo dyan? Diba, may mga bagay na hindi ka dapat kwento. Ano dapat nasa utak mo? Paano nung mahiging pure? Ano yung sasabihin ko sa kanila? Dituruan mo paano maging maayos na asawa later. Amen? Dapat example ka dyan, obviously. Ayun. Ano pa? Eh, ito po yung maganda dito. Kung talagang bata ka pa, sabihan namatay yung asawa mo. Anong maganda na gawin sa isang batang babae na namatay na yung asawa, nag-asawa, namatay na? Mas maganda, mag-asawa ka ulit. Yung sabi dito, sabi niya, I will therefore that younger women marry. So lahat po ito ha, sa mga dalaga, sa mga or namatay yung asawa, kung bata ka pa naman, anong the best na gawin mo sa buhay mo? Ito na po yung parang kadoksong po ito ng chapter 2. Anong goal mo sa buhay, kababaihan? Sorry po, kailangan natin tapusin ito siguro ito eh. Tapos na po ito. So yan, sabihin ko na lang. Ito ang sabi sa Bible. Ngayon, yung marami ngayon, philosophy niya hindi ganito sa sanlibutan. Maging mayaman ka rin, may pagpetensya ka sa asawa mo, mga lalaki. Sabi ang dapat yung gawin, mag-asawa, mag-anak. Huwag yung tatanggihan yung asawa mo, yung gusto mo, ayaw mo, isa lang. Ako, sexy ako. Yung sabi, bear children. O sige, pag nagkaanak na ako, isa, medyo malaki na, magkatrabaho na ako. Pwede ba yun? Tama naman, bahala ka. Kaya sabi dito, guide the house. Paano mo gaguide yung house? Kung wala ka doon. Sige nga, eh, mabibiling ko na lang kayo, ano, may marites. Ano tawag sa ano? Inday, ha? Inday, di ba? Ibibiling ko yung anak kong inday, na kung patay ka dyan, inday. Guide the house. Importante ba yung mga anak mo? Importante ba yung bahay mo? Pamilya mo? Importante yan. Kaya nai-picture niyo ba yung buhay niya, mga babae? Pangit mga pasto niya. Bahala. Kasi yung sabi ng Bible, maganda yan. The best yan. Nagiging fulfilled ka niyan. Give none occasion to the adversary to speak reproachfully. So yun. So parang Eva't Adan yan eh. Binigyan kasi ng panahon ni Eva si Satanas eh. Kailangan tapusin. Last two verse. Bakit kailangan talagang pag-ingatan natin ito, mga kababaihan? Ganun yung mga lalaki. Ibig sabihin, kasi ganito yan. Kaya ibang babae ay nagiging career woman din. Pinabayaan ng lalaki. Kala mo, eh, siya, may karangatan siya. Mahina ka rin eh. Dapat ikaw yun eh. Mahayaan sila na ano, sino gawin sa bata, bahala sila dyan, masapakainin mo, parang preso, kain ka dyan, dyan ka na. Yung babae dati, inagabayan yung mga bata, inaalam kung anong klaseng bata ba to, anong kailangan nito. At nga, talino ka dapat bilang babae, kasi dahil mo pinapalaki, kung yung mga asawa mo may project sa labas, ikaw may project ka dito sa bahay, amen? Project 1, Stephen. Project number 2, Peter. Logic mo yan. Dapat di yan magka-crash. Di yan sira. Di yan paglaki, sira ulo pala. Ako, bagsak. Amen? Amen! Yun! Bakit? Kasi yung iba, may example na. Eh ngayon, gusto natin example. Sino mga ganyan? Lahat ng babae ng sikat niya. Isa-isahin mo yan. Diba? Sino? Sino sikat ngayon? Si Hontiveros. Yan. Third aside after Satan. Sumunod dyan kay Satanas. Kaya ngayon gusto ko sogi. Anong gusto na Hontiveros? Lahat ng kademonyo yan. Eh, no? Ano pa? Si Duterte, Sara Duterte. Tomboy pa ata yun. Ngayon mo doon. Sino pa? Gusto yung ano eh. Sino pa? Si Miriam. Patay na yun ha. Pero loko-loko rin yun ha. Nagpakamatay ang anak, yung asawa. Malamang ano siguro yun. Weakling siguro yung asawa nun. Hindi akong chismis ha. Pero yun yung nakikita ko. Ganun katapang yung
Yan, gusto mo ba maging ganyan ka? Pag nag-rebelde ka lang sa design ng Diyos, ang kasusunod, mga babae to, pero again, mga lalaki, kaya nga dapat i-guide natin sila eh. Ayaw yung mga babae, pagkasamantala ng kaawayan. Kaya ngayon, huwag mong gutumin. Amen? Amen. I-secure mo yung future niya. Huwag mong masyadong pataba eh, pero okay na rin. Pero yung sabihin yung hindi siya nagdaalala ba? Naintindihan niyo ba yan, mga lalaki? Dapat pag tinignan ka, mabuhay ba ako dito kay Christian? Dapat alam niya yun, sigurado siya. Kasi lalabang, alam niya yun, ikaw yung palaban. Hindi mo siya isusuko, magugutom siya. Bahala ka dyan. Diba? Kanya-kanya tayo. Hindi ganun. Amen? Amen. So, ganun po. So, hindi sinasabi dito, basically, sinasabi yung mga babaeng iba, ayun, sumunod na kay Satanas. Anong sabihin nun? Yung sinasabi sa kanya, kahit alam niyang mali, yun ang sinunod niya. Kasi yun, mahilig sa marites, mahilig sa chismes, mahilig sa independent woman. Yan, yun ang gusto niyan. Kalooban pala ni Satanas yun. Amen? Nakita niyo ba yun? Kung di niyo masyado naintindihan, basahin niyo rin sa bahay. Tapusin na natin. Kaya dito, if any man or woman that believe have widows, let them relieve them. So yun, merong concern po yung church eh, sa mga babae. Talagang walang kalaban-laban na. Amen? So yun, relieve. Ano mo naman? Tulungan mo naman. And let not the church be charged. Okay? Ngayon pala, kung, yun nga, kung matutulungan mo, anak ka, nanay mo, auntie mo, wala nang kakayanan, tulungan mo na para hindi yung church ang, pag sinabing charge, parang kanina, charge din, di ba? Kasi mau-obligate yung church, gusto mo ba yon? Ang primary goal ng church, sa katabaho ng church, mag-evangelize, tapos, ano, maraming widow dito kayo, gusto yung pensionado, doon na punta lahat yung pera ng church, gusto mo ba yon? Yung sabi, wag naman. Amen? At, kung talagang may widows na dapat tulungan, yun ang tulungan. Okay, so, anong lesson ngayon dito? Kung bago sa inyo to, maganda yung lesson ito eh. So, kung ibig sabihin, ang church talaga, concern sa mga member. Amen? So, bukod sila yung natuturuan, blameless, dapat, banal, maayos, pinagpala ng Diyos. As even yung mga talagang medyo mahihirapan kasi, widow eh. May concern. Pero, meron pa rin, proseso, merong sistema. Meron tayong, ano, maganda ang ano ng church, patakbo eh. Kung aarali lang natin, walang kagulo dito dapat. Napakaganda. Amen? So, yun muna tayo. So, ang title ngayon is, again, that they may be blameless. Ganyan po yung dapat nasa utak natin. Amen? Babae, lalaki, matanda, bata. Gusto mo, ikaw yung blameless. Kaya tingnan mo yung, tingnan nyo yung kapatabi nyo. Blameless ba? Kayong dalawa, lagi na lang kayo magkatabi. Blameless ba? Tingnan nyo. Walang blameless. Pero hindi. Pwede yan. Amen? Yung wala kang masabi. Yung blessing pala, nakita mo pala, nakatabi mo pa lang. Ay, blessing tong taong to. Gusto ko maging katulad nito. Amen? Yung mga bata, tayo tinitingalan yan. Amen? Huwag nga yung magtingin ng kayong dalaw. Pareho kayong ano eh. Oo nga, kaya... Ayan, kaya mga tayo mga adult ha, laki ng ating papel sa church. Tayong tinitingala. So, wag naman sana. Ito si, parang pastor, nagkamali na ako sa buhay. Yun nga, doon ka magbago, doon ka bumangon. So, doon ka naman nahangaan ng mga kabataan. Itong sige kapatid, dati itong ganyan. Pero ngayon, di na. Nakita ko, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kahit ina, may inspiration ka pa rin. Amen? Okay, tapusin natin. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong lesson ngayon. Again, nakita namin po yung trabaho ng lingkod niyo po, Lord. But kami naman po dapat laging katuwang ng pastor, Lord. I pray na napakaganda na pala ng inyong balak sa amin, plano, kompleto ang inyong salita, Panginoon, sa instructions, even yung mga detail na ganito, pwede namin derive yung katuwiran niyo, Panginoon, anong dapat namin gawin. So I pray na kapatuloy kami sa inyo, Lord. May insurance pala, even pala yung mga wala ng kalaban-laban supposedly. Merong paraan para sila pa yung makaraos. But ganun din po, Lord, especially ang panalangin namin, Panginoon, ang inyong pagpapala, Lord, ay umapaw, hindi naman masyadong sobra. Ay, we pray na kayo pong mag-control din. Maging matapat lang kami sa inyo, Panginoon. Ay, makakasa pa kami noon, kami pwede nyo abayaan lalo sa gantong bagay. But especially, Lord, kayo naglilingkod. May mga special needs kami, Lord, na lalo nga kailangan ng proteksyon. Minsan, pondo ni Panginoon, paano magawa yung dapat magawa.
ang unang pagkakatiwala niyo sa amin, Panginoon. Ito po yung pagyamanin namin. And then, again, isa sa mga aming mga kayamanan dito, Lord, ang bawat isa. Nabanggit, Lord, ang bawat isa, Lord, kompleto, mga matanda, bata, lalaki, babae, pray na katiwalaan niyo po, Lord, kami sa bawat isa. At tatuwi namin ang bawat isa na, again, importanteng bagay dahil kami importante naman talaga sa inyo. Sa mga panahon, Panginoon, na hindi na yun lang gagawin namin, nagkakatisuran, kung ano man yan, I pray na tulungan niyo pong bawat isa, ma-remind kami, Panginoon, na ito yung mga magkakapatid, ang dapat namin patuloy na yung pagmamahalan, yung mga na-expect na, Lord, na mas mature, mga nakatanda, Panginoon, tulungan niyo rin kami na maging wise, kung paano i-deal, Panginoon, yung mga problema na mga encounter namin. Yung mga bata, Panginoon, ipreserve niyo po, Lord, sila. Sila po'y gagamitin niyo in the future. And so, nawa ay magtapat sila even sa early stage ng kanilang buhay. Maging matalino, ipuli, Panginoon, yung mga upapala sa inyong salita. Later, ito po'y ma-apply niya sa kanilang buhay sa ministry, Panginoon. Kailangan po, Lord, kaya malulating in Jesus' name we pray. Amen. Amen.